guys, welcome back sa pagkain pinasarap. So ngayon magluluto tayo ng simpleng potahe lang. So kung anong meron ako sa fridge, yun ang iluluto natin. So medyo naisip ko lang ito, experimental, pero simpleng-simple lang naman. So try natin sumukan ng matikman natin. So dyan lang kayo, huwag kayong alis, i-prepare natin ng ingredients, magluto po kagad tayo. So dyan lang kayo. So kanina nakapaghiwa na ako ng bawang. So meron tayong mga 6 cloves of garlic. And then maglalagay tayo ng 4 na kamatis, fresh tomatoes. So sa Pinas siguro large size na tong kamatis na to. Pero dito, maliit lang to. Ayan. So mga medium size. Hiwain lang natin siya ng cubes. Tanggalin natin yung ganito. So yung 4 na kamatis natin, hiwain natin sa cubes. Talim talaga ng kutsilyo ko, ha. Hindi pa nahasa. Ako na lang alihin. Yan, ganyan. Pinapahiya ako ng kutsilyo. So hiwain lang natin siya sa ayan, cubes. So lahat ng kamatis natin, ganyan gagawin natin. So ayan, nahiwa na natin yung ating kamatis. So sibuyas naman ang ating hiwain. Okay, so ayan, mag-isa na tayo. So magpainit tayo ng ating kawali, ating pan. So in medium flame, lagyan natin ng konting mantika. So olive oil yung gamit ko. So kung gusto nyo ng ordinary oil, walang problema. So syempre yung healthy oil lang kuhaan ninyo. So hintayin lang natin siya uminit. Yung ating sibuyas. Tapos natin yung ating bawang. So ayan, medyo nag-isa na natin yung ating garlic. Sunod natin yung ating giniling. So meron akong kalahating kilong giniling. Frozen pa yung aking giniling, eh. So what? Lalagay ko na siya dyan. Tatakpan ko para ma-defrost siya. Pero syempre dyan sa atin sa Pinas, mabibili nyo yung fresh na giniling. So mas madaling iluto. So medyo inaapoy-apoy natin. Tatakpan ko para ma-defrost lang siya. Balikan natin siya. So tingnan natin siya. So ayan. So madudulog na natin yan. So igisa natin maiging ating karne. Lalo na kung ganitong frozen yung inyong giniling. Kaya dapat maaga pa lang i-defrost nyo na. Kasi ako galing lang ako sa work and then nakalimutan ko kasing ilabas. Kaya frozen pa yung ating giniling. Pero ganyan yung technique na ginagawa ko para ma-defrost siya yung mato. So for the meantime, takpan muna natin siya ulit. So naka-medium flame pa rin tayo. Balikan natin siya. So ayan, tignan natin yung ating giniling. So medyo natuyo na siya. Ayan. I-brown lang natin siya ng konti pa. Para lutong-luto yung giniling natin. Ayan, medyo nag-brown na yung ating giniling. Then, lalagyan na natin yung ating kamatis. Lagyan na natin yung kamatis natin. Tapan natin ulit siya.
kailangan maluto lang yung kamatis, yung mag, kumbaga yung mag-sauce siya. Okay? So, takpan natin ulit siya. So, mag-low to medium flame tayo. Takpan natin. Tapos silip-silipin nyo lang kapag medyo naluto ng kamatis. So, habang ginigisa pa natin yung ating kamatis at giniling, so, meron tayong cabbage. Meron tayong repolyo. Ito yung repolyo ko sa loob ng ref. So, hiwain lang natin siya. So, gusto ko yung medyo malalaking hiwa. What? Ayoko yung maliliit. So, tanggalin lang natin to. Hiniwa lang natin ng ganyan. Tingin ko lang sa gitna. Kung medyo malaki, hatiin nyo sa tatlo. Yan. Ganyan natin yung ating kamatis. Yan. Okay, kung titignan nyo, so ayan, medyo na ano na yung, ano niya? What? Kamatis. Bigyan lang natin ng konting tubig para makatulong sa pag sa pagkatas ng kamatis. Bigyan natin siya. Okay, so nag-high flame ako. Then meron akong ilalagay na crab meatballs. Ilang grams ito? So, mga 250 grams ng crab meatballs. So, kalahati ng pack na 500 grams. Kung sa tingin nyo medyo nadadry pa, so, pwede nating tubigan ng konti. Tubigan ko lang ng konti pa. So, mga 1/4 cup siguro ng water na yung nagamit natin. So, maglagay tayo ng mga 1/2 teaspoon ng salt. So, yung gamit ko is Himalayan salt para healthy kunyari. Ayan. And then, mga 1/4 teaspoon ng ground black pepper. Or kung mahilig kayo sa ground black pepper, mga 1/2 teaspoon of ground black pepper will do. Ayan. So, tikman-tikman nyo kung medyo matabang. So, dadagdagan natin ng asina. Pero huwag nyong biglain para at least hindi naman mahirap habulin. So, takpan muna natin siya. Simmer natin for about 3 minutes. Then, balikan natin. So, after 3 minutes, oops, huwag nyo ilagay yung tubig ng takip. Ayan. Then, maglalagay ako ng mga around 1 tablespoon ng banana ketchup. Para medyo mas pumula lang siya. Ayan. So, ang ganda ng kulay niya. Then, maglagay tayo ng mga around 1 tablespoon ng brown sugar. Pang-balance ng ating asin. Then, maglalagay ako ng mga 2 tablespoons ng black olives. So, okay na yan. Then, lalagay na natin yung ating cabbage o yung ating repolyo. So, takpan lang natin para medyo bumaba yung ating repolyo. So, naka low flame ako. Balikan natin after 2 minutes. Okay? So, tignan natin siya. Hindi pa rin bumaba. Oh my God! So, haluin na lang natin. Ayan, natapon. Tignan natin na konti. Konti lang. Then, gusto ko siyang dagdagan ng konting asin. Kasi tatabang na yun dahil may cabbage eh. Then dagdagan pa natin nung ground black pepper.
So takpan natin ulit siya. Then pwede na nating i-serve yan. Okay? Anilan natin siya ng mga around 1 to 2 minutes. So mag-medium flame tayo ulit. Okay, so tignan natin siya. After 1 to 2 minutes. So ayan. Bumaba na siya. So huwag nating lamugin yung ating cabbage. Pwede na nating i-turn off yan. Then i-serve na natin. Then gusto ko siyang kaskasan ng keso. So meron akong cheddar cheese. Lagyan natin siya ng cheddar cheese. Okay, so ayan mga kayammers. So tapos na tayo sa ating, hindi ko alam kung ano itatawag dito. What? Medyo ang ganda ng kinalabasan niya. So titikman lang natin siya kung ano man lasa niya. So magandang pang, magandang luto to sa handaan. So nakikita ko medyo, napipredict ko na ng masarap yung ating niluto. So syempre, sasabayan natin ng kanin yan. So titikman lang muna natin yung, titikman natin yung ating niluto na merong kanin. Pero konti lang muna kasi maya maya kakain din na marami. So ayan. So ito na siya. So tikman natin. Na-excite ako kasi feeling ko masarap. Kanina nung tikman natin yung tamang niya, medyo nalasahan ko na masarap siya. Pero syempre, iba yung kakainin mo talaga sa kanin. At nilagyan pa natin ng cheese sa ibabaw. So tikman na natin siya. Mainit pa. Pareho mainit. Mainit yung kanin, mainit din yung ating niluto. Ayokong magkanda paso-paso. Alam nyo, ang sarap. Sobrang sarap. Hindi ko alam ko ano ba yung nakapagpasarap dito. Ne, feeling ko, alam ko talaga, syempre, nakapagpasarap dito yung black olives natin at saka yung, syempre, yung brown sugar, magbabalance yun sa ating fresh tomatoes. Promise, ang sarap. Tsaka yung repolyo, huwag niyong i-overcook, masarap yung crunchy siya. Pero sa mga, syempre, sa mga mahilig sa medyo ayaw ng half-cook, nasa sa inyo yan kung ano yung makakapagpa-satisfy sa panlasan nyo. Oh, promise. Subukan nyo po ito sa mga bahay nyo. Sobrang sarap. Kung tatapusin ko ito, tatagal tayo kasi matagal po akong kumain. So I hope meron po kayo natutunan sa ating recipe today. So ganyan lang po ang gawin nyo. Kung ano yung meron kayo sa fridge, walang masamang mag-experiment tayo ng maaaring nating iluto nang hindi yung paulit-ulit na lang yung ating kinakain. So I hope na-inspire ko kayo magluto ngayon sa ating ganito. Hindi ko alam kung anong itatawag natin. Basta yan na yan. So, lagi kayong mag-iingat. Salamat po sa inyong pananood at huwag kayong magsasawang sumuporta sa ating channel. At lagi nyo pong tatandaan ni... Huwag nyo pong kakalimutan i-click ito. At yung maliit na notification bell para mananotify po kayo pag may mga bago tayong upload. So, maraming salamat ulit. Ito na. At lagi nyo tatandaan, be happy, be positive, enjoy life. Paalam po. Hanggang sa muli.